Happy Itulay Monday afternoon, senior high school students who are availing the free online tutorial hatid ng DepEd EdTech Unit. I am Tutor Anne from SDO Las Piñas. Good afternoon, everyone. I am Tutor Abe from SDO Parañaque. And again, we are welcoming you all for the second quarter tutorial in General Chemistry 1. So tulad nung last quarter, so we are hoping na makatulong pa din kami sa inyo in answering your modules, not only in General Chemistry 1, kasi dito sa Itulay, halos lahat naman ng subjects ninyo may assigned tutorials, online tutorials, just for you to make it easy answering your module. So you can watch us or this online tutorial in Facebook page ng DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, sa YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and DepEd TV. Kindly and share Tutor the link. Abe. Yes, sige po. Tutor Anne. And Tutor Abe, dahil Itulay level up na, may ipepresent po tayo na presentation from Saniel Cruz National High School. Yes, Tutor Abe, kindly present. Nakapresent na po ang ating screen. Let us all welcome our guest for today, our Principal One of Saniel Cruz National High School from SDO Kidapawan, Ma'am Charity Johnson. Good afternoon, ma'am. Hello, Ma'am Charity. Okay, good afternoon, Ma'am Charity. Thank you for saying yes and thank you for preparing this presentation for us. And Tutor Abe will present to our audience kung ano po ang inyo pong mga hakbangin ginagawa para po magamit po ang ating Itulay programs. Okay, so once again, so Tutor Anne, medyo nakaka-proud, no? So yung ginawa ni Ma'am Charity na i-provide sa atin kung paano nakatulong yung Itulay sa kanilang school. So nandito yung mga ilan sa mga students' feedback and best practices kung paano nila na-apply yung Itulay online tutorial natin. So let's start with this. So yung mga teachers sa kanila, Tutor Anne, no, nakakatuwa lang din na sinisend pala nila sa GC nila or respective group chats nila, yung mga Itulay program natin para ma-reach out yung mga students in different levels. Tapos dito naman, as the learners were tasked to watch the episode, so tulad nga nung sinabi natin, no, kung minsan they can actually watch it free, kahit na hindi siya pinapanood ng live, may mga replay na nanonood ng ating mga Itulay. Yes, so ito yung replays. Oo. So basic calculus subject yung in-emphasize dito nila, ma'am. Ayan. So general chemistry subject. So syempre, nandiyan tayo, Tutor Anne. And ayan, oh, diba? Nandiyan tayo. So ibig sabihin talagang ano, no? Makikita natin na nakakatulong pala talaga tayo in a way sa pag-solve or pag-answer ng kanilang mga modules. Sa students watch online, MAPE subject. Ayan. Tapos meron silang students' feedbacks in the subject also. Dito naman yung komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ayan. Ng Gen Chem, at least napapakita po talaga ng school nila na nai-utilize po talaga ang Itulay programs natin. Mm-hmm. Empowerment technology subject din. So, ang dami nilang mga ano, no, mapagpipilian talagang mga subjects natin. Then, meron silang integration of Itulay episodes in online classes. Ito yung medyo nakakatuwa rin, no, Tutor Anne, ma'am, Ma'am Johnson. So, dito makikita natin na habang nagle-lesson si ma'am, pinapanood yung Itulay para mag-guide din yung mga students kung may mga questions sila or kung meron silang clarification about dun sa topic. Ayun. So, yun po, Tutor Anne. And I remember, Tutor Abe, binanggit mo kasi na Ma'am Charity, nabanggit ko po kasi kay Tutor Abe na may mga teachers na ginagamit po yung mga videos at piniplay po sa mga students. Hindi lang po hinahayaan na isend lang yung link. May mga teachers na piniplay, kasabay po sila. And then para kung may tanong po yung student, ay naa-assistehan din po nila yung mga estudyante. And I know, Tutor Abe, nabanggit mo sa akin na ay grabe, kapakipakinabang pala tayo. O diba, hindi natin na pa, naisip na, ay kapakipakinabang pala kami. Yung ginagawa namin, akala namin it ends dun sa 40 minutes na session, pero hindi. So maraming salamat po. Ma'am Charity, before anything else, I would like to ask po muna, I heard po from you na your school and your division po is planning on how to utilize more the Itulay programs. Hindi lang po sa chemistry, kundi lahat po ng mga subjects. And kung pag sinabi na po nating SDO Kidapawan po ang nagpaplano, ibig sabihin
for all levels po. So maaari po ba naming marinig kahit konti lang ano po ba yung mga plano ng school nyo and ng division po kung paano nyo po mapapalawig pa po ang paggamit po ng Itulay programs? Magandang hapon po. Bago ko po simulan, gusto ko lang po batiin yung aming motherly and very brilliant na SDS, Dr. Natividad Giocon, na siya po yung spearheaded header nito. Siya po yung promotor, no, na kailangan na yung Itulay. Siya po sa pangalang galing yung Itulay. Sa ating mga schools. Kasama po dyan yung ating Assistant Schools Division Superintendent, si Dr. Miros Peralta. Kasama din si CID Chief, Dr. Ronella Molina. Yung SDOG chief po namin, Sir Remedio Orias. At saka gusto ko rin batiin po yung very motherly din namin na PSDS Vicentina Acuña na naging masaya po sa turnout po nitong Itulay. Sa SDO po, na-inform ko po yung SDO namin that you're recognized sa Sanyal Cruz. So masaya po siya and she told me na please share also your experience to our schools and let us plan about it. Nagay po siya ng date, pero dahil po marami kaming bisita from Roquete City, hindi po namin siya masyadong napag-usapan. But looking forward, kasi sabi niya, I requested the CID chief to coordinate with you na para mapalawak pa. So maliban dyan sa district ninyo, kailangan the whole division. Kailangan wow. Oo, mag-promote po itong Itulay kasi po may mga teachers na effort na nagbi-video sa sarili na heto na pala, ready-made na. Ang sa kanila na lang is just to promote it to the learners as augmentation sa learning nila. And it's another format na ma-deliver ng mga teachers doon sa ating mga learners na kailangan lang nila na mag-answer doon sa mga exercises, yung guided learning. And at the same time, maging performance task na lang din ng mga learners. At the same time, yung mga parents natin, hirap na sagot sa mga modules. Ako din personally as a parent, hindi ko rin alam, no, yung mga yung mga lessons. So, ang Itulay ay nagtutuloy talaga sa learning. At the same time, yung mga learners nakaka-experience ng classroom scenario, no, sa pamamagitan ng Itulay. Synchronous man or asynchronous. Nakakatuwa po malaman, Ma'am Charity, na may mga effort po from yung mga teachers po ng school nyo at malamang from your SDO po na kahit we are in distance learning, nag-iisip po ng mga kapamaraanan on how to really meet the needs of our learners. And salamat po at kaisa po kayo sa advocacy ng DepEd EdTech Unit to really create mga video lessons and katulad din po nito. At salamat po dahil inaccept niyo po ang Itulay sa inyong school and hopefully magamit po ito at ma-share po ito sa hindi lang sa division niyo kundi sa mga kadikit niyo pa pong mga division kasi ang goal naman po nito ay is to really benefit the learners. Salamat po sa pag-yes nyo rin po sa pagpasok dito sa aming session. Malaking tulong po ito kasi pag nakita po kayo ng mga taga-SDO Kidapawan, ibig sabihin, you are supporting our program and I'm sure mas matataas pa po yung credibility na mas makakatulong po ito sa inyong lugar. Salamat po sa pag-yes, ma'am. And ma'am, any message po for our learners before you leave this link po? Para sa mga learners, ang kilikin po natin yung Itulay. Kasi po ito ay ginawa para po sa inyo, para mapadali pong maintindihan yung mga lessons natin na dahil module po yung ating gamit, no, modular printed, so hindi lahat na i-explain sa module. So ang Itulay is the application or format na nakakatulong sa atin. So panawagan ko din sa aking mga kapwa school heads na suportahan natin yung mga initiatives ng mga bata natin, ng mga school leaders natin. At the same time, yung mga ginagawa ng mga teachers natin, suportahan natin sila, i-monitor natin sila, na hindi lang hanggang sharing of the link. At the same time, ginagamit din nilang Itulay sa kanilang mga klase. Yun lang po, maraming salamat. And thank you very much, Itulay. And looking forward po na ma-promote namin ito, the whole division. At the same time, i-promote po namin the whole region kasi first po ang Sanyal Cruz sa Region 12 na nag-promote po ng Itulay. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Salamat po, Ma'am Charity Johnson and also sa lahat po ng officials ng SDO Kidapawan. God bless you po. Again, thank you po, Ma'am Charity. Thank you, Ma'am Charity.
Okay. So, ayan. Dahil Itulay level up nga, so may mga guest tayo from other division at nakakatawa, nakarating tayo ng Kidapawan. So, hello po sa mga officials ng SDO Kidapawan. Okay? Magtrabaho na tayo, Tutor Abe. Yes, ito na yan. To our tutorial. And wait, you were saying kanina, nakat kita, sorry. You were saying kanina, they may rewatch. Oo, pwede nilang i-share yung link na to, no? So para mas marami pa mga students yung ma-reach out natin. So with the hashtag Itulay Level Up and Itulay Ang Bayanihan. Okay, so for this week, Tutor Abe, week 1 tayo ngayon ng quarter 2. So nag-recognition tayo last week and then ngayon mag-open na tayo ng quarter 2. Ang topic natin for week 1 is quantum numbers. So for our lesson for this week, so again, before we start, like what we always do, lagi naman tayo nagkakatanungan, Tutor Abe. Last quarter, ang tinatanong natin, how do you keep your sanity? Your sanity. But this week, ang i-share natin, not just this week, but every week of this quarter, ang magiging tanong natin is how do you try to improve yourself? But for this week, when it comes to your faith. So, pwede ba kaming makarinig ng mga sagot from our students? How do you try to improve yourself when it comes to your faith? So, yan po to your faith for this week. So, next week probably about your health. So, for this week, kindly let us have a sharing muna on how do you improve yourself? How do you try to improve yourself when it comes to your faith? So, let us wait, Tutor Abe. And while waiting, I'd like to share my way on how to improve my faith. Sa akin, Tutor Abe, lahat naman, we always pray. Ayan, sabi nga ni Miguel Calvo Tanyola, praying and communicating to God po. Yes, sabi nga ni Miguel. And other students who are also reacting. So, praying is a reminder for us of God's love, of His provision. So, dapat lang, before we carry out anything, we always communicate with Him. We always ask the Lord for His provision. So sabi ni Edward Bagay, hello Edward. Kung papayagan tayo Edward, gusto mo lumabas sa on-screen na national on-screen para i-guess ka namin dahil very active ka sa aming mga lesson. Magdasal lang po at magtiwala. Sabi ni Alessandria Iglesias, praying and trusting that God is with us with every step we take. So thank you, Alessandria, for sharing on how you try to improve yourself. Ikaw, Tutor Abe, do you have, what are your steps on in improving yourself when it comes to your faith? Okay, so parang pare-parehas tayo ng answers, no? It's all about prayer. Pero sa akin siguro, dinagdagan ko lang siya ng schedule time for prayer. Kasi minsan sa out of our busy schedule, kung minsan may mga pagkakataon na nakakalimutan na pala natin magdasal. So dapat pala, we have to make it put it in our daily life routine pa rin. So para naka-program siya na we have to pray at saka parang nade-develop kasi yung confidence natin every time na nagkakaroon tayo ng time sa pakikipag-usap kay God. So parang yung araw natin mas nagiging magaan every time na nagpe-pray tayo. Alam mo yan, Tutor Abe. At saksi tayo siya. Kaya tayo sumalang, lagi kaming nagdadasal. Totoo naman yun. We don't deny that kasi kailangan talaga natin yon. So sabi ni Veronica Ann Espiritu, good afternoon po, from Paranaque National High School. Hi. So yung mga ibang students ay nag-share na rin on their ways on how to improve their faith. Okay, when it comes to their faith. So every week, ganyan naman ang ating sharing. So baka next week about our health naman. So let us see. So for this week, our objectives for quarter 2, week 1, the most essential learning competency will focus on the quantum numbers. And the following are the MELCs, or the most essential learning competency. Use quantum numbers to describe an electron in an atom. Determine the magnetic property of the atom based on its electron and draw an orbital diagram to represent the electron configuration. So we have three objectives focusing on the quantum number. So medyo mahaba ito. Tingnan natin kung paano natin to mamimit para makat-assist tayo sa mga students natin as they answer their week 1 lesson. Okay. Definitely, for our review, kailangan nating i-recall ang electron configuration. In as preparation sa pag-aaral natin ng
quantum numbers, kailangan students na alala nyo yung pagsusulat ng electron configuration. Naalala ko, Tutor Abay, merong ginagamit, tinuturo to sa college and also maraming high school teachers na ang nagtuturo ng mga mnemonics. May mga mnemonics, may mga paraan on how to remember yung mga SPDF. So merong si Sharon, so alam naman ng lahat yan. Si Sharon, nagpunta sa party, si Sharon, ganyan. So, they are using mnemonics for us to write the... on how to write the electron configuration. So, let us start in writing the electron configuration of aluminum. So, gagawin ko muna siya at first. And kapag medyo maikse, baka pwede nating ipatype in sa students natin yung... electronic configuration. So, as review, I'll just change the color para mas makita. Okay, so I will be writing the electron configuration of aluminum. So, for aluminum, dahil may atomic number siyang 13, so we will write here si Sharon. So, malamang nakaka-relate sa students kasi naturo sa ito ng junior high. Si Sharon punta sa letra C. Kasha na ba? Sa party. Si Sharon punta sa party. This is not our topic for today, kaya hindi tayo dito mag-focus. But just to review you on how to write electron configuration. S orbital, S can hold 2 electrons. P can hold 6. S can hold 2. And P can hold 6. But we only have 13. So we should have a total of 13 electrons. So 2 plus 2 plus 6 is 10, plus 2, 12. We only need 1. So ilalagay na lang natin dito 1. And then S starts in 1. So 1, 2, 3. And then P starts in number 2. So 2 and 3. Now we will count if it has already 13 electrons. So 2, 4, plus 6, 10, plus 2, plus 1, total of 13. So again, this is not our lesson, but we have to review you on how to write electron configuration kasi ito ang kailangan natin sa pagkuha na complete ng table sa quantum numbers. Okay, for calcium, so we will just do it again. So, si Sharon punta sa party. Then, C. And then, we'll add 2 here. 2, 6, 2, 6. Total of ilan na to, Tutor Abay? Okay, kasha pa sa 2 para mag-20. Okay. Para mag-20. So, 1, 2, 3, 4. And then, P starts in 2 and 3. So, 2, 4, 10, 12, 18. 20. So that is the electron configuration for calcium. We will be needing this last configuration ng calcium mamaya. So the reason why I am writing this kasi kailangan natin ito mamaya para may sagot na tayo or meron na tayong gagamitin. For this one, sodium, kaya to ng mga students natin sa chat. Try mm-hmm. I will write sodium and magnesium, but I will be asking the students to type in the electron configuration of boron. Boron. Okay? Sagawa po ang boron while I'm writing the sodium and the magnesium. Okay. So habang sinusulat mo, Tutor Ann, mag-aabang ako sa ating mga tutis. Alam ko nandyan lang sila. So, hi Cindy, hi Constantine, Carlene from LPNHS. Senior High School si Carlene, tapos sila Constantine, ay from Paranaque National High School. Ayan, may sagot na si Miguel, Calvo Tanyola de Ford. Oh, sige, ano pong sagot niya? Hindi ko pa nakikita, Chira Abay. Sige, okay, ba? So 1S2, 2S2, 2P1, 4 boron daw. Okay, same answer with Edward Pagay. 2S2, 2P1 daw, sabi nila. Okay, we'll check that later. I'm in magnesium right now, 1S2, 2S2, 2P... 2, 4, 6. So, 10 na to. And then, 3 is 2. So, ayan. So, we will be needing this part
and yung mga last configuration. At ang sabi ng ni Edward Bagay and ni Miguel Calvo Tanyola, congratulations sa dalawang ito dahil bigyan natin sila ng certificate about yung being so participative sa ating lesson at pinapatunayan pa rin naman nila hanggang ngayon. So 1s2, 2s2, 2p1, 2, 4, 5. So we have 5 electrons, 4 boron. Tutor Abe, am I audible? Parang may problem po ba sa internet? Akala ko sa akin. Kanino kaya? Sa akin din okay, yata. So wala. Yes, okay na, Tutor Abe. Parang medyo na. Okay, so we have... Thank you, Miguel. Thank you, Miguel. And thank you, Edward, for answering the electron configuration for boron. And Tutor Abe will discuss with us the 4 principal quantum numbers. And the reason why I am boxing all the last configuration, yung configuration ng bawat element na ito, kasi we will be needing this to get the quantum numbers. Okay, Tutor Abe, let us make our students remember ano nga ba yung mga apat na quantum numbers. Okay, so let's start, Tutor Anne. So habang pinapresent ni Tutor Anne, sumagot din kasi si Iverson Kilatan, Peter Jan De Dios, Fritz Casas, Angelica Gregorio, Veronica Anne, B. Spirit, to Alfredo Aguirre and Cindy Buot. So thank you for answering, mga anak. So quantum numbers. So alamin muna natin, no? Ano ba yung quantum numbers? Actually, Tutor Anne, parang kapag sinabi natin quantum numbers, sa totoo lang, mahirap talagang imagine kapag electrons, no? Outside, it's actually inside. So hindi talaga natin siya makikita with using our naked eye. So representation yung gagamitin natin this time. So when we say quantum numbers, it's involve assigning of integers to the different parameter or yung tinatawag nga natin na quantum numbers na kailangan natin to describe the arrangement of electrons in an atom. So we have 4 quantum numbers which are used to describe completely the movement and trajectories of each electron within an atom. So using this visualization, makikita natin paano nga ba gumagalaw yung electrons sa ating atom. Okay, so quantum numbers are important because they can be used to determine the electron configuration of an atom and the probable location of the atom's electron. Kasi nga, di ba minsan sinasabi natin, nasaan nga ba talaga yung electron? It's actually, pag sinabi natin inside the atom, saan doon? Paano ba sila gumagalaw? Paano ba sila umiikot doon sa nucleus? So mamaya papakita natin siya sa simple visualization lang. So we have 4 quantum numbers. So tulad nga ng sinabi natin, so we have the principal quantum number, the azimuthal quantum number, the magnetic quantum number, and of course the spin quantum number. So pag-aaralan natin siya isa-isa kasi later on with Tutor Anne kayo naman yung mag-identify kung ano-ano yung mga quantum numbers na yon. So when we say principal quantum number, the symbol for that is small letter n. It describes the energy of an electron and the most probable distance of an electron from the nucleus. So ibig sabihin, it defines also the total energy of the electron. So it means, mas malaki yung principal quantum number, mas malayo siya sa nucleus. So the possible integers for principal quantum number, 1, 2, 3, and 4. Mamaya makikita ninyo kung paano natin pipiliin yung principal quantum number based sa mga magiging examples natin. So next slide tayo, Tutor Anne. Ayan. So when we say azimuthal quantum number, with the symbol L, small letter L, describes naman the shape of the orbital. So, sa ibang mga references, ang tawag sa kanya ay orbital angular momentum quantum number. Para lang hindi kayo malito kung makikita nyo siya sa module ninyo, yun din yun, yung azimuthal quantum number. So, each energy level is divided into sub-levels. So, ito na ngayon yun. So, the table here will give us the idea, ano nga ba yung azimuthal quantum number? The possible azimuthal value are the following: 0, 1, 2, and 3. It depends on the shell that is being used based dun sa kaninang ginawa ni Tutor Anne, no? May mga narinig kayong S, P, D, and F. So yun yung mga tinatawag natin na orbital. Okay? So pag sinabi nating S, the name of that is sharp, P for principal, D for diffuse, F for fundamental. Ibig sabihin, kapag ang nakita ninyong letter doon ay S, the azimuthal value of that is 0. Kapag naman P, 1 naman yung value ng azimuthal natin. D, 2, then F is 3.
So, yung kaninang nilagyan ng square ni Tutor Ann, yung mga last na last electron configuration, yun yung gagamitin natin to represent that. So, siguro Tutor Ann, mas makikita nila yan mamaya, no, as we move, kasi may bibigay tayong mga examples. So, yes. Tandaan nyo na lang, yung SPDF, ang value nun ay 0, 1, 2, and 3. Tandaan nyo siya. And at the same time pala, you have to remember that the S block, P block, D block, and F block, meron silang mga tinatawag na total number of electrons, maximum number of electrons na kaya nilang hawakan habang yan sila ay umiikot. So for S, it's 2. For P, it's 6. For D block, it's 10. If it is F, 14 electrons naman yung kaya niyang i-handle. Okay, so the next one is? The magnetic quantum number. Ayan. The symbol for that is M sub L. Describes the energy level in a subshell. So it also explains the effect of an orbital in magnetic field. Example niyan is the orientation of an orbital. So pag sinabi natin M sub L nga or the magnetic quantum number, so the possible orientation of the electrons in space. Okay. Then, at the same time, the orbital split up in the degenerate orbital. So, having same energy and size in magnetic field. Pwede ba natin siyang pakita, Tutor Ann? Okay. So, dito, pag sinabi nating degenerate orbitals, ito yung mga boxes, for example. Nandito ba yun sa next slide? Okay, dito na muna. So, dito sa magnetic quantum number, nagkakaroon daw ng degenerate orbitals. For S, ang itsura niyan ay isang box. Okay? So, naangka siya daw ay dalawa. So, sa S orbital na to, so dalawang electron ang kasya. So, ang tawag dito ay degenerate orbitals. And then sa P, ang kailangan, ang kaya naman niyang i-handle ay anim. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons. So, yan yung tinatawag na degenerate orbitals. Orbitals split up into degenerate orbitals having same energy and size. Each degenerate orbital can hold up to 2 electrons. So, ito, degenerate orbital siya ng S. Ito, we have for P, ito yung na kaya niya mag-handle ng 2 electrons. And for D, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So, this is for D, this is for P, and this is for S. And for our F, we have 1, 2, 3, 4, tama ba? 1, 2, 3, 7. 2, 3, 4, 5, yes. 6, 7. So, ayan, this is for F, or a degenerate orbital. We have 7 degenerate orbitals. Okay. Okay. So kung mapapansin niyo, Tutis, thank you Tutor Ann, no? Gumamit si Tutor Ann ng arrow up and arrow down. That is the representation of the electron. So mamaya makita ninyo kasi papakita natin kung paano ba natin malalaman yung movement ng electrons using those symbols or arrows. Okay. So let's talk about magnetic quantum numbers. So dito makikita ninyo the possible orientation of the electrons in space. So azimuthal, magnetic, and then the degenerate orbital. So, papakita ulit ni Tutor Ann kung paano nakatulong yung Hund's rule of multiplicity. Yung ginawa ni Tutor Ann is from the multiplicity or Hund's rule na tinatawag natin based on this diagram or representation. So, si azimuthal is 0. Again, the symbol or the shape for that is S. 1 for P, 2 for D, 3 for F. Then, for magnetic quantum number, makikita ninyo yung possible answers. Ibig sabihin, isa sa mga values na yan will be the answer. Depende kung saan lalapag or kung saan tatapat yung last electron na i-fill out natin dito sa Hund's rule or sa mga boxes na to. Or yung tinatawag natin na degenerate orbitals. So makikita ninyo sa magnetic ng azimuthal, which is 0, 0 lang din siya. Kapag naman 1, from negative 1, 0, positive 1. Kasi ang formula ng magnetic quantum number is negative azimuthal or negative L papunta kay positive L. So from negative 1, dali nyo lang siya hanggang kay positive 1. Ganon din kay 2, from negative 2, negative 1, 0, positive 1, and positive 2.
4-3 naman, -3, -2, -1, 0, +1, +2, and +3. So yan yung mga possible options natin for us to identify the magnetic quantum number. Okay, mag-reinforce lang. For S, isa lang yung box niya, isang orbital lang. So kahit dalawa yung electrons na hawak niya, sabi nga ni Chutrabe kanina, Hund's rule, arrow up, sa zero pa rin siya bumagsak. Kung dalawa yung pag-isang electron, sa zero siya babagsak. And then, kung dalawa yung electron, sa zero pa rin na orbital na ito. So, ang answer niya sa M sub L ay laging zero. Kasi, yun lang naman ang paglalagyan ng dalawang electrons na yon, nasa isang orbital lang. Kapag P, it can handle 6 electrons. So, sabi ni Tutor Abay kanina, Hund's rule. So, kailangan arrow up first. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saan bumagsak? Sa positive 1. So, ang isasagot nyo ay positive 1. Kung 6 yon, kung 5 yon sa 0. Kung 4 yon sa negative 1. And so on. We will use this concept later. Mas mapapakita namin sa inyo sa example na gagamitin natin mamaya. Go, Tutor Abay. Okay, thank you, Tutor Anne, for that example. So the last quantum number that we have here is the spin quantum number. So pag sinabi naman natin spin quantum number, ito naman yung spinning or pag-ikot ng electron around its own axis habang umiikot ito sa nucleus. So meron siyang two values, positive 1/2 and negative 1/2. So sabi nga rito, refers to the spin on the electron which can either be up or down. Yun yung sinasabi natin na arrow representation. Up or down yung movement ng ating electrons. So for S, in-explain naman kanina ni Tutor Ann kanina, no? Yung arrow natin up or down, it depends on the number of electrons. Kung S1 siya, arrow up lang siya. Kung S2, ibig sabihin 2 electrons yung nagre-represent sa kanya. So kapag arrow up, it pertain ang kanyang value ng spin quantum number is positive 1/2. Okay. Pero kapag ang last electron niya ay arrow down, ibig sabihin that is -1/2 ang kanyang spin quantum number. This is pertaining only for S orbital. Again, si S can handle 2 electrons and S, yung kanyang M sub L kanina ay 0. So dahil sa isang orbital lang siya, arrow up or arrow down. And then sa spin quantum number, we'll just identify if it is positive 1/2 kung S1 at negative 1/2 kung S2. Okay. Mamaya, we'll use that concept sa pagsagot natin. Tutor Abay? Okay. So, thank you, Tutor Ann. So, kaya need natin i-identify, yung mga quantum numbers para makita natin yung behavior and properties of atoms. And with that, malalaman natin kung paramagnetic or diamagnetic ba sila. So, kapag sinabi natin paramagnetic, okay, for paramagnetic na. It refers to the magnetic state. So, meron tayong tinatawag na yung mga electrons, yung arrow natin kanina na walang ka-partner. So, ang tawag doon ay paramagnetic or yung unpaired electrons. So, pag walang ka-partner, so paramagnetic siya. Then, meron naman tayong tinatawag na diamagnetic. Usually, if the degenerate orbitals are totally filled out, ibig sabihin, may mga kapartner lahat. Yung mga Hund's rule na pinakita ni Tutor Ann, may arrow up, may arrow down, magkakapartner sila. Ang tawag naman natin doon ay diamagnetic. In a very simple way, para mas madali nyo makita kung diamagnetic or paramagnetic, kailangan nyo munang i-apply yung 4 quantum numbers natin. Tama ba, Tutor Ann? Yes, yeah, so that's why we prepared this 5 examples. At itong 5 examples na ito, ito rin yung ginawa natin na electron configuration natin for aluminum. So babalikan ko lang yung electron configuration ni aluminum kasi kailangan natin yung last electron from the configuration. But before that, I'll orient you first on this table. So dito sa unang column yung element and then sa second column is yung last electron from the configuration. So kaya babalikan natin yung electron configuration ni aluminum. And then we will identify these 4 quantum numbers. Si principal quantum number, yung may symbol na N. And then yung L, si azimuthal quantum number. And then si M sub L, si magnetic quantum number. And si S, si spin quantum number. And then we'll be able to identify if it is paramagnetic or diamagnetic. Okay, allow me to go back to the aluminum kanina. Okay.
Tutor Anne, okay lang ba? Well, yes. You are looking for it. Shout out naman natin yung mga ating mga okay students. Ayan, nagme-message. Ayan. May mga nagme-message na ulit. Hi, Adrian Gozon. Ayun, nagtag siya ng kanyang friend para makasama natin ngayon sa ating tutorial. Naku, nandito rin si ano, ang ating program head, Tutor Anne, si Sir Tutor Tony. Si Tutor Tony. Hello, Tutor Tony. Hello, and Tutor Tony. Nag-discuss ka ngayon for sure. Okay. May ato sila, Iza Carpio Ebrada. Ayan. Adrian Gozon, good afternoon po. Frances Elijah Bacasmas. Okay na. Raul Fajardo. Okay, so feeling ko na-mention naman natin sila kasi baka magtampo okay sila, hindi natin sila minamention. Oo nga. Hello, charot. Hi. Okay, for aluminum, we have 13. So ang last electron niya is 3P1, pakiremember. So ilista na natin. Ang aluminum, ang last electron niya ay 3P1 for aluminum. So i-write down na natin, students. Uh-huh. For calcium, ang last electron niya ay 4S2. We will be needing that. So again, we need this concept on electron configuration, kaya namin pinakita sa inyo, kasi kakailanganin natin yung kanilang last electron, yun sa configuration. So 3P1 for aluminum, and 4S2 for calcium, and we have, for sodium, we have 3S1. And for magnesium, we have 3S2. And for boron, we have 2P1. So again, 3S1, 3S2, 2P1. And then yung kanina ay 3P1 and 4S2. Okay, so ayan. Balik na tayo sa ating sasagutan para sa mga students natin yun. Kaya natin sila ginawa yung electron configuration is para meron na tayong last electron from the configuration. So, students, be ready because we'll be asking you questions. So, dun sa ating electron configuration ng aluminum, ang nakalagay doon, ang last electron ay 3P1. Okay. Dahil 3P1 yan, base sa diniscuss ni Tutor Abe kanina, kindly type in your answer sa ano ang kanyang principal quantum number. Sige, kindly type in your answer sa principal quantum number ng 3P1. For aluminum. Kindly antabay, Tutor Abe. Oo, sige, Tutor. Answers sa ating comment section. So sa 3P1, ang N ay principal quantum number. Sinabi ni Tutor Abe kanina na ang value niya ay 1, 2, 3, 4 onwards. Okay, so yun ang possible value ng ating N. So what is its principal quantum number? Base sa diniscuss ni Tutor Abe kanina. Okay, so it's actually the integers, chutis, no? Para mabilis okay, tayo. Okay, para kung wala pang nagsasagot, I think I will answer this this AL, and mamaya I'm sure magiging mabilis na yung pag-a-answer nila. So the principal quantum number of this element is 3. Okay, kung ano po yung that is according. Tutor, may sumagot na rin. Oo. Si Adrian Gozon ay N is equal to 3 po. Ayan. Thank you so much, Adrian. So, kung ano yung kanyang coefficient, yun din po ang kanyang principal quantum number, and that describes yung kanyang, the distance din niya sa nucleus. And then, ang value naman ng kanyang L, dahil ito ay P, ang sabi natin, kapag P, ang value ng L ay kapag S, 0, kapag P, 1, pag D, 2, pag F, 3. Sorry, nasa green. So dahil ito ay P, ang value ng ating L ay 1. Okay? And then ang value ng M sub L, so I would like to draw this part, Tutor Abe, dahil P yan, ang box niyan ay ganito po ang itsura. Ang orbital niyan ay ganyan ang itsura dahil P yan. P can handle 6 electrons. However, we only have 1 electron. Dahil meron lang tayong isang electron, so sabi ni Tutor Abe kanina, from negative 1, 0, and then positive 1.
we only have one electron, so ilalagay natin dito one arrow up. So saan nalagay ang isang electron na yon? Sa negative 1. So ang sagot dito ay negative 1. Ano yung arrow? Arrow up ba o arrow down? Ang sabi kanina, kapag arrow up, positive 1/2. Kapag arrow down, that is negative 1/2. So dito, since this is arrow up, so the answer in here is positive 1/2. And you will notice that there is an unpaired electron. Wala siyang kapartner. Dahil wala siyang kapartner, aluminum is said to be paramagnetic. Okay, so narinig na ang ating mga students on how we answer this table. Maganda kasing ina-answer na ito ng nakaganitong table para na mas guided tayo. We will now proceed to our next element, and that is calcium. Sabi sa calcium, ang kanyang last electron from the configuration ay 4s2. Okay, let us ask our students, what is its value of n? Mabilis lang. Okay. What is its value? Ay, 4s, ano? 4s2. Ayan. Okay. Actually, tutor, nagsasagot sila hanggang dun sa dulo. Ay, mali. Bakit may mga answer sila. Mali. Sorry. Umandar yung aking slide. Erase ko lang to. Ay, so, gusto mo na magmuli, ah. Umandar siya sa boron. Balik. Yan. Ayan, may sagot na si Edward Bagay, si Constantine, si Peter Jan, Simon, Matthew, Angelica, Isa, Fritz Casas. Ang answer nila ay? 4 daw, Tutor Anne. Okay, 4. Okay, 4. Okay, let us ask our students, what is its value of L? Naku, magugulat kasi Edward Bagay, ito na naman siya, oh. At may sagot na siya, Tutor Anne, sa azimuthal quantum number, it's, ayan, si Alfredo Aguirre ano? Din. 0 daw ang answer okay, nila. Okay, 0. Tandaan natin, kapag yan ay S, isa lang ang box niyan, 0 yan, sorry yan, 0 yan, kahit dalawa pa yan, dalawang electron, isa or dalawa, its magnetic quantum number is 0 pa rin. So kapag S yan, 0 ang L, 0 din ang M sub L. Since dalawa ito, what is the value of our M sub S? Ayan, sige. Go sagot. Tutor Anne, shout out natin si Mira Flor, di Abakita. Good afternoon po, watching from KLT of Marigondon, Lapu-Lapu City. Wow, Lapu-Lapu City. Invite na yan. Okay. Baka pwede mo kami i-PM para ma-invite namin po yung teacher nyo or yung principal nyo to join with us next week or in some coming weeks. Okay, what is the answer sa ating spin quantum number? Okay, according to them, it's negative 1/2 po. Okay, very good. Isa, kay Carpio. 1/2. Constantine, si Edward. And the answer, is it paramagnetic or diamagnetic? Ayan na. Okay, nag-aya may mga ano yung keyboard warriors yung mga yan. What is your answer? Paramagnetic or diamagnetic? Kahit wag OOT tayo ngayon, kailangan natin itong masagutan. Okay. What is your answer? Paramagnetic or diamagnetic? Constantine, Edwards, si Cindy Buot, si Ken Haiktin, Isa, diamagnetic daw po. Okay, ang answer Francis ay Elijah. Diamagnetic. Okay, diamagnetic. Why? Kasi based on the definition ng paramagnetic and diamagnetic, kapag completely filled out or paired yung ating orbital, that is diamagnetic. Ang ganda ng sulat ko, di ba? Ilipat na natin para hindi na magtagal pa dyan. Okay, for boron, ang last electron from the configuration ng boron ay 2p1. So double check natin. Kindly type in your answer for its principal quantum number. Kung gusto nyong kompletuhin na, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number, dahil mabibilis naman ang inyong mga kamay. What are the values for N, L, M sub L, M sub S? While I'm writing the electron configuration. Okay. And while you are, nagsha-shoutout si Chuta. Okay. So sabi ko nga, mabibilis yung kamay nila, mabilis din yung utak nila, no? Kasi all of bakit naman yung mabilis ang kamay? Mabilis. Nakatakot naman. Ang keyboard warrior na nga. Okay. Ano? Mabilis yung kamay. Sorry.
Okay, so sabi nila, ang bilis nila, tutor. Ah, nandun na sila agad sa azimuthal. Para magnetic na sila. Oh. O baka nasa muli na sila. Okay. Oo. Cindy Buot, tu po, kiken haikin tu rin, Fritz Casas 2, sa principal quantum number nila. Iza Francis, okay. Tu po. For L, dahil P yan, what is for our L? Ayan, si Cindy Buot, 1 po. Edward Bagay, 1. Noe Fajardo, 1. Francis Elijah, nasa principal quantum number niya, 2. Tama naman. Fritz Casas, 1 po. Okay, so magnetic tayo. Yes, magnetic quantum number tayo. 2P1, we only have one electron in the P orbital. So, ang dami nilang sagot, tutor. So, tataranta ko ng bahagya. Bala ka dyan. Sabi bala nila, gusto niyo magsagot kami, ha? Ah. Ayan. Okay. M sub one, L po, Simon Matthew Pat. Do negative 1 po. Angelica, negative 1. Very good. Kasi ito siya, negative 1. So, nasa negative 1. That isa lang na may electron sa P orbital. What is its M sub S? Therefore, ang sagot na sila kung parang magnetic. may sagot na. Ayan. M sa, for the spin M sub S, ang sagot nila ay positive 1/2. Positive 1/2, okay. Kay Constantine. Now, yung parang magnetic and diamagnetic, basahin na yan kasi may sagot na dyan. From Isa Carpio, paramagnetic po. Okay, dahil there is an unpaired electron, this is paramagnetic. Na-conscious ako, inayusan ko yung sulat ko. Okay. Alfredo, paramagnetic din. Angelica, si Francis Elijah, si Isa Carpio. So, yun. Congratulations. Okay, for we have 2 left. Bilisan na lang natin. For magnesium, we have 3s2. Okay, para sa guidance din ng iba. So, 3s2. Isulat na lang din natin. And you may chat in or you may type in your answer while I'm also writing the answer here para mag-guide din kayo. Kapag ma-review kayo, pag nagre-review kayo, you will know, ito yung sagot. Okay, for magnesium, its last electron from the configuration is 3s2. Its principal quantum number is, may nagsagot na dyan, Chutra Bay. Meron na, Chutra, ang dami na. Ken Haiktin, 3 po ang N. Yes, si Noe Fajardo, Angelica ang, Gregorio, Cindy Buon. Ang kanilang, ang L, dahil ito ay S, alam natin na kapag S, ang value ng kanyang L ay... Ayan, according to them, 0. Ken Haiktin, Fritz Casas, zero. Alfredo Aguirre, Edward Baga. As Edward, nasa ano na? Nasa magnetic sa na siya. Magnetic na siya. Okay, thank you Fritz Casas for answering. And then for the value naman ng M sub L, syempre sa 0 lang din. Sabi nga natin pag S, laging 0 yan. And then sa M sub S or the spin quantum number, dahil ito ay 2 electrons, 1, 2, automatic, the answer in here is negative 1/2. Okay. And our answer sa paramagnetic and diamagnetic ay? According to Cindy Buot, diamagnetic po. Fritz Casas, diamagnetic. Isa, diamagnetic. Simon, diamagnetic. Okay, so itong last number, we will, ay, last na pala yun. Okay, for that is our lesson for this week. Pero gusto po naming tanungin muna ang mga students. Magnesium. Ang tanungin ng mga students, kung naintindihan nyo po ba ang lesson, kindly send a thumbs up naman po sa ating comment section para maalaman lang namin na bago kami mag-leave ng discussion na ito, ay naintindihan nyo po ang lesson. Although obvious naman dahil kasi nakakasagot kayo, kindly send a thumbs up naman po sa ating comment section. May mga naglagay na ba? Shooter Abay, para naman maalaman natin kung nag-gets nila ang ating lesson. Parang nalungkot sila, natapos na yung ano natin, activity natin. Parang gusto pa nilang magsagot. Ayan. So nag-thumbs up na sila. Angelica, si Iza, si Fritz Casa, si Cindy Buot, Peter Jan de Jos, Francis Elijah, Hi Iverson, si Simon Matthew Rosette, Alfredo, Ken Haiktin, Miguel Calvo Tanyola. So thumbs up sila lahat. So iba, yes. Yung iba 5 thumbs up pa. Okay. Yes, so, po, yan Constantine. Ang ating lesson on quantum numbers. Ma'am, para saan ba to? Bakit ba to dinidiscuss? Para saan po ba yan? This helps us, this gives us information about the electrons, about the
bakit naging ganun ang property ng mga atom, ng mga elements, ng mga substances? Bakit siya paramagnetic? Bakit siya diamagnetic? Kasi it is related to its electron. At saka ganun kaganda ang pagkakagawa ng periodic table. Yung mga elements na S ang nagtatapos ng kanilang orbital, nasa S block. Yung mga elements na nagtatapos sa P, nasa P block, nasa D, D block, and F, F block. Okay, so ganun kaganda, kaayos ang periodic table. So, this is for quantum numbers. And again, this helps us determine the properties and behaviors, yung mga nagmamanifest na properties nila. So, that is for quantum numbers. Next week, Tutor Abay, yes, ang lesson natin ay... Lewis structure naman tayo. So, medyo magda-dots-dots tayo dyan to represent the electrons. Yes, so magda-drawing ulit tayo. Kung pwede nga lang, sana next week, kung okay lang, magkakaroon kami ng jamboard para kayo naman po ang mag-drawing. So, try ko next week na mag-open ng jamboard. Be ready with your cellphone para kayo naman ang mag-drawing. Kahit sa konting ano lang, sa konting... structure, kayo naman makapag-drawing para kahit magkakalayo tayo, kayo pa rin ang naglalagay ng sagot sa aming mga pinaprepare na mga questions. Possible naman yun, Tutor Abay, di ba? Okay. Yes, possible yun sa Jamboard. Tingnan natin kung be ready with your gadgets kung kaya nyo pong magsulat sa Jamboard. Pag cellphone nga lang, medyo malikot. Okay, malapit na tayo magmuli. So I'm presenting to you the Team Mahusay Senior High School Science First Semester. So kindly support our programs and hinahatid naman po yan para sa ating mga students para sa pag-assist sa inyo. So yes, Tutor Abay? Okay, so for your feedback, suggestion, kindly use the QR code. So, pwede nila itong screenshot, Tutor, ano, para makuha yung QR code para naman para naman makuha namin yung mga feedback, comments ninyo, complaints, meron ba? Suggestions and concerns about what we are doing. So, kung nasisihan ba kayo or medyo may gusto kayong isuggest sa amin. So, very welcome kayo. Okay. So, andito na tayo sa muli. Pero bago yan, up next will be Media Information Literacy with Tutor Kath from SDO Bulacan, Tutor Zai from SDO Bulacan, and Tutor Wendy and Tutor Eric for General Biology 1 for 40. Ngayon na sila ongoing. Okay, Tutor Abay. So, ito na. So, sana marami kayo natutunan, no? At makakapagsagot kayo ng modules ninyo ng mas madali sa inyong paraan. So, muli, I am Tutor Abay from SDO Paranaque. Sama-sama nating itulay ang pagkatuto. Muli, I am Tutor Anne from SDO Las Piñas. Tontuwa tayo sa muli. Itulay ang bayanihan para sa mga batang Pilipino. See you next week for Jan 21.